oleh Spanyol. Sa umpisa kami na trabaho ngayon. Ito yung ganap namin ngayon dito. Trabaho. Napakaganda ng paligid dito sa isang farm dito sa amo namin. Tingnan nyo dito, ang ganda talaga. Ipaling ko lang yung camera sa kabila. Ayan, malaking ano dito. Malaking tawag nito na dito, pantano yun. Yung pang fish pond. Ang ganda ng paligiran dito. Tapos bundok. Napaka-relax dito. So dito kami ngayon, nag-umpisa kami ng trabaho. Kaya hanggang bukas pa kami Linggo dito. Ito yung paligid. Itong nakapaligid nito, ang laki-laki nito. Ganda ng tiempo ngayon dito. Yung kabilang side naman siya. Ito yung kabuhang paligid talaga nito. Paligiran siya ng tubig, bundok. Nakita nyo sa aking likuran, ito yung pantano dito tawag. Napakalaki niyan. Friskong-friskong hangin dito, mga kababayan. Ito yung isa sa pangalawang farm dito sa Portugal. Kaya kung magkaroon ako ng time, mag-vlog din ako doon. Kukuha ako ng video bukas ng umaga. Sana magkaroon ako ng habang oras pa para makakuha ko ng kahit man lang ilang clip lang. Ngayon is 5:45. So ang sa kanila ngayon dito is 4:45 kasi late sila ng isang oras na mahigit. Di pa sila magpalit din sila ng oras ngayong sunod na Linggo pa. Ganun din ang Spain. So magpalit na naman to, mag-advance na naman sila. Kami naman ang huli. Kaya nga itong likuran ko, makikita nyo sa likuran ko na yan, sakop ng Spanya pa yan. Kasi ito yung lugar na pinunta namin dito. Boundary ito ng Spain at saka Portugal, kaya mas makita ang view ng Spain kaysa Portugal. Kaya ito yung makikita nyo sa likuran ko. Yan. Portugal yan. Spain yan. Banda dyan. I-update ko, ano ko lang kayo. Turo ko lang kahit di kayo nagtatanong. Kasi ito yung lugar na pinuntahan namin dito. Mas yung nakita nyo kanina na yung pinuntahan namin, ito talaga puro talaga Portugal yon, kasi mas ano sila eh, walang makita doon na lupa ng Spain kaysa Portugal. Kaya ito yon. Ang ganda sana ng ano nila dito, yung rest house nila, kaya lang di ko pwede ipakita dahil limitasyon nga ang susundin ko. Kaya pasensya na, di ko may pakita. Ang ganda naman talaga ng rest house nila dito kasi gawa talaga sa bato lahat to. Mas maganda tong rest house nila dito sa Portugal kay doon sa kung saan kami nakatira sa Spain.
kaya yari sa bato dito, napakaganda. Talagang old old structure talaga sila dito. Okay, ikot lang, ikot ko to dito, yung lugar ng part ng Portugal naman. So, ito yung paligid dito. Ganun pa rin ang estilo eh. Walang pinagkaiba sa Spain. Yung mga kahoy dito, ganun pa rin ang mga ano, ito yung kahoy na to. Yung insina nga ang tawag dito. So, ganun pa rin ang sistema. Ganun, wala pa yung kaiba. Ito yung panggatong to, yung taglamig. Kaya lang itong araw na to, sobrang init. Kaya ako nag-t-shirt lang. Ito yung ginagamit sa chimney. Dito ko ngayon sa may bandang taas nila. Papakita ko sa inyo yung lugar ng, ito talaga yung view ng Portugal. So, yan yung makikita yung mga bundok na yan. Portugal na yan talaga. Layo. Tapos ang daan, nakikita niyo yan. Tanong kayo kung ano ang mayroon dito sa Portugal, yung lupa nila at saka yung klima sa Spanya. Parehas na parehas, walang pinagkaiba. Good morning. Alas ito yung media dito sa Portugal. Ito yung paligid pag umaga. May dito sea cloud. Kaya kinuhaan ako talaga sa yung ganda eh pag umaga. Pero start na kami na trabaho namin. Natapos kami kami na alas 12 kagabi. Tapos alas 7 start na rin kami sa trabaho ni May. Kaya ito, umpisa ulit. Oras dito ngayon alas 12:10 sa tanghali. Kaya napakaganda ang ano ng klima dito ngayon sa Portugal. Makikita niyo ito isang selekuran ko. Portugal yan. Doon sa kabilang farm yung video ko nung kahapon. Ano doon yung pantano ang tawag dito, yung malaking lawak, lawa. So dito naman makikita niyo ilog yan, napakahaba to. Mula doon, nakikita nyo. Hanggang pababa yan. Doon. So dito yung, dito umiinom yung mga alaga nilang mga vaka, yung sa kabilang farm. Kasi yung kabilang, sa kabilang sa ilog na yan, hindi na yan sa bosko. Dito lang sa side na to, dito. So sa baba nito, hanggang doon sa ilog sa kanila yan. So sa kabilang farm na yan, may nag-aalaga ng mga vaka. Yun ang, dyan sila nagpapainom ng mga yung mga alaga nila dyan sa ilog na yan. Napakaganda ang tempo at saka maganda ang paligid. Talagang bundok. Napakatahimik ang lugar dito rin. Yan. So yung sa malayo na yan, makikita nyo yung bundok. Yung sa malayo-malayo na yan, kikita nyo. Spain na yan. Yun yung sabi ko nung nakaraang araw, nung kahapon din yon, na ito yung part ng Spain. Kasi boundary nga to ng Spain at saka Portugal itong napuntahan namin dito. Dito na ano nila. Ito yung farm nila. So Spain na yan. Pero dito sa malapit eh, Portugal na yan. Dito na, pauwi na kami sa Spanya. Dumaan kami dito sa ano, yung farm na to na napakaraming mga bakang iba-ibang sungay. Ang haba ng mga sungay eh. Pero mga mababait. Dali lang ha, pakita ko sa inyo to. Dito na kami dumaan. Dito na kami dumaan ng boundary ng Portugal at saka Spain dahil nakaproblema nga. Kaya lahat kami magkasama dito, lima kaming kotse. Dito na kami dumaan itong farm na to na private to. Kaya sabay-sabay na kami lumabas ng Espanya. So pag kita-kita tayo pagdating ng bahay. May mga kasama namin sa unahan at sa likod. Meron pa. Sa gitna kami ngayon. Dito na kami.
kami sa bahay. Salamat sa Ginoo, nakarating, nakabalik. Nakarating at nakabalik kami dito sa lugar kung saan kami nanggaling nung isang araw nung Friday. Dito na kami, gabi na kami nakarating dahil umikot kami ng napakalayo talaga. Nagdagdag, imbis na magdalawang oras lang, magdadalawang oras, nagiging dalawang oras mahigit yung biyahe namin kanina. Pero okay lang, at least matiwasay naman ang biyahe. Ito na. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, ha. Mula doon sa Portugal, mula dito nung pag-alis namin hanggang Portugal, Portugal pabalik dito sa lugar namin. Kaya, ingat-ingat po sa lahat. And hirap pala talaga pag nagiging TNT ka ng ilang sandali lang. Nagiging TNT kami doon dahil ang payo ng amo namin doon, advice nila pala na payo, di ba? At saka advice isa lang yun. Ang advice nila is kung may pulis na maghalughog doon, ang ano sa amin, magtago daw muna, huwag magpakita. Dahil hinanapan nga kami kahapon ng passport at saka visa kasi papasok kami ng ibang bansa daw na wala kaming ganun. Eh kasi nga, nasanay kami pumupunta doon kasi madalas kami nakapunta doon. Hindi naman kami hinanapan, hindi kami dumanan ng mga checkpoint. Eh ngayon daw pandemya, kailangan daw ng ganun. So, naisip ko, ang hirap pa talaga mag-TNT. Kaya, nasubukan namin yung mag-TNT ng ilang sandali. Pero mga amo namin nag-TNT din kasi hindi naman din sila ano, pinayagan na makapasok doon. Ang hindihanan nila ng ano, boundary ng Portugal at Spain, doon din sila sa mga farm din. Hirapan din sila pagpasok doon. Ang dami-dami nang pumasok doon. Kulit ng alaga ko. Tapos, ang ano doon, kanina, nung di na ako nag-vlog kasi nagsabay-sabay kaming limang kotse pa uwi dito. Kaya wala na akong time na magbablog dahil mga mabilis yung ibang ano eh, kasama namin yung patakbo. Parang hinahabol kami ng ano eh, mga pulis din. Pero okay naman. At least, dito na kami. So, salamat sa inyong papanood. Sa sunod ko na vlog, i-update ko naman kayo kung ano pang pwede kong may-upload. So, ingat po sa lahat. Bye-bye po!